ng aming samahan. Lubos niyang tinatangkilik ang kultura, malagtasan kundi mang magaganda. Si Dr. Erlinda Garcia, kailangan natin siya sa tuwina. Mga senior citizen ay ginagalang Maclaris at Puskang samahan. Dumating na ang oras ng aking kasayahan, kaya kami sa inyo'y nagpupugay. Ang Puska at Maclaris na aming samahan, ng senior citizen gumagalang si Dr. Erlinda Garcia, pinuno ng aming samahan. Tumutulong siya sa mga kabataan, medical mission sa mga citizen. Si Dr. Erlinda Garcia, makadiyos, makatao pa. Tayong lahat naway laging magsama-sama sa Maclaris at Puskang Marama. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Menos 20 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Ito yung bed may libog. Di ba? Yan na mga bed. Ha? Para ganahan yung mga matatanda. Di ba? Na takot sa init. Good afternoon! Magandang hapon po sa inyo. Ah, nako. Ah, menos 20 pa bago mag-alas 5, mga kaibigan. Ito gustong-gusto kong pakinggan ng mga bed eh. Ha? Napapalundag ka sa ano, yum-yum. Yum-yum ang dating. Good afternoon sa lahat po ng ating mga viewers, sa ating mga listeners. Dito po sa DZME 1530. Sabay na kayo! Sabay na sa pagsakay! Sabay na! Sabay! Sabayan! At sa oras na ito, mga kaibigan, menos 20 minutos na lamang bago mag-alas 5, makakasama po natin ang ating partner. Ito ho talaga yung merong regular na may tangan dito sa palatuntunan ito. Kaya lang takot sa araw. Ako, apo ng ano eh. Apo ng init. Kaya nakita mo naman yung kutis natin. Hindi nag-iiba. Hindi nagbabago. Eto, si Tata Ben. Kaya po takot sa araw. Ipinaliwag. Ito, pinanganak ito. Madaling araw. Kaya takot masikata ng araw. Lalo na pagka yung araw eh, papalubog na. Iba nga naman talaga dating sa balat nito. Di ba? Lalo na pagka medyo nagkakaidara na. Tata Ben, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Tony. Magandang hapon. Salbahe ka, Padre. Okay, okay ba? Hindi. Alala mo, sabi mo kasi. Oo. Ganado ka sa bed. Ah. Ano yan? Malambot na bed, ano ba pangalan ng ano yung bed mo? Nakita mo naman, ha? Water bed ito. Umaalon-alon. Ha, ganun? Ayun, sinasabi ko sa mga medyo matatanda na eh. Hindi. Hindi po pwede sa ito, pre. Mapapasma ka. Dilib na ako sa iyo. Bakit? Ako,
kinakasangkalan mo eh. Ay, sabi ko naman eh, huwag mula akong paupuin na magkasama tayo sa programa mo. Babawihan kita. Maalala mo nung ako'y nagkasakit 2 days. Akala mo hindi ako nakamonitor sa'yo. Tuwing bukan ng bibig mo, intro pa lang, inuupaka mo na ako. Pero hindi, yun ay may katotohanan. Hindi, ito, partner, lambingan lang ito. Lambing lang. Pero alam mo, nung marinig ko yung bet mo, talagang ibang nararamdaman ko eh. Bakit? Siyempre, padre. Umaalon-alon ka rin. Matagal. Ano matagal? Ano? Kaya parang ato eh. Kompletuhin mo. Ano? Magnitude 6. Intensity 6. Ako magsalita ka naman. Akala mo kaya mo pa. Kahit itanong mo kay Ed Sarto, padre. Si paring Ed, ganun din eh. Ganun. Nakita mo naman, iba na ang, hindi na madiretso yung tindig. Pero, si Ed, padre. Pero Ed. Ako, mahal ko kayong dalawa. Di ba? Mahal ko kayong dalawa, kaya ako kayo inaalaska eh. Pero ingatan naman ninyo yung kalusugan ninyo sapagkat mahalaga yan. Di ba? Alam mo, partner, kung nandito ko lang sa tabi ko ngayon. Pasensya ka. Ako may control na manibela. Kung nasa tabi lang kita ngayon, pare ko, malalaban mo kung paano ako nag-aalaga ng aking kalusugan. May nagtatanong dito, may nag-text ka agad eh. Sino kaya ang katabi ni Tata Ben ngayon? Gusto mo bang marinig yung boses? Sige nga. Sige nga. Oh. Yambay, malambing ang boses. Ha? Padre, ha? Pagka ikay nakaramdam ng intensity 6 ng idol, pare, dagdagan mo pa, padre, dagdagan mo ng 0.5. Padre, kapag ka nandiyan ka sa inyo, iba ang dating ng boses mo sa telepono. Ha? Kung talagang nandiyan ka sa inyo, ngayon, dahil ikaw ay nasa pulang building, medyo Sari ko, mabuti na lang, nasa bahay ako. Dahil, kung hindi, sasabihin talaga ng katabi ko ngayon. Bakit nangangapit bahay ka ba? Oo nga. Pwede naman daw, bat nga naman pula. Pwede naman green, pwede naman verde. Oh, di ba? O pwede naman yan ba yung green ba? Yung bang pula may kusina. Pare, yung aking headset. Kinuha na. Bakit? Inilagay sa tenga niya. Tinanggal para kayong dalawa. Di, tatlo na tayo. Sige. Hindi, maganda kasi nito. Oo. Maganda nito kasi, yung aming mukha, halos magkadikit na. Okay. Oo. Pagkatapos, akala mo naman, maingit ako sa'yo? Hindi ko na talaga alam kung ito nararamdaman. Kailan man, hindi ako pwede maingit sa'yo. Bakit? Ha? Bakit? Wala lang. Ito lang, nandiyan naman si Joe eh. Joe! Narinig mo eh, sabi ni Tata Ben, nandiyan ka naman daw. Ha? Nandiyan naman si Joe. Partner, naka-monitor ka ba noong Sabado? Negative. Hindi, usually, pagkasabado, anong ginagawa mo sa inyo? Nasa radyo ako eh. Hindi naman maghapon. Ikaw ba maghapon nasa radyo from 4, 5 o'clock na in the morning hanggang gabi?
Yung sa umaga. Okay. Medyo nagpapalakas ako noon. Ah. May gana ka pa. Meron ka pa nalalaman pagpapalakas diyan. Alam mo, pagdating ng sa umaga. Mm. Mamamalingki muna ako dito para paghahanap ako ng pagpalakas eh. Okay. Pagkatapos pagkatanghali. Mm. Ayun, luluto na ako, kakain kami. Mm. Ayan, naka Masarap kay habang nagluluto ka ng pananghalian na partner. Nakikinig ka sa DZMI lalo na yung 10:30 hanggang 1 o'clock. Nako, I missed that, my friend. Ay, nako. Diba, sabi ko, pinag-uusapan natin last week. Friday pa lang, pinag-uusapan na natin. No, Thursday yata, anong sinabi ko na, nako, magulo yung Sabado namin, 10:30 hanggang 1. Dahil darating si All Right, diba? Oo. Uh-huh. Alam mo, speaking of Joe Mariano, ang nangyari, nung yung Joe Mariano, nang himasok sa programa namin, nakiilan sa mga matatanda. Visit! Hindi. Ako naman ano eh. Magalang akong invite siya sa loob. Sabi ko sa kanya, Joe, kasi ito si Lucas, yung guest namin nung Sabado, sabi niya, partner, sabi niya, gusto kong kantahin yung isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Meron ako sariling version dito. Yung isang linggong pag-ibig, masyadong mahaba yun. Sabi niya, gawin nating 7 oras na pag-ibig. Oh, 7 oras na pag-ibig. Nakakapilay din yun. Ah, apurahan eh. Parang pato lang eh. Eto si Joe. Sabi ko, Joe, lika na Joe, please. Pagbigyan mo ako. Di pumasok. Sabi ko, eto kako, isang linggong pag-ibig, gagawin nating 7 oras na pag-ibig. Sabi niya, simula, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Sabi niya, nung pangalawang stanza, medyo naligaw ng landas. Naligaw ng tono. Sabi ko, paunti-unti, medyo umaakma na yung tono. Nung matatapos na yung kanyang portion, okay na. Okay na. Okay na. Okay na siya. Kaya lang, patapos na eh. Ganon. Alam mo, sanay si Diyos siguro sumabilisan. Ay, di naman. Hindi. Sabi niya, kailangan lang marahan. Marahan na mabilis. Marahan na mabilis. Pero bandang huli nakaigihan din eh. Nagkatakbo rin sila. Sabi ko eh, sa umpisa partner eh, paayaw-ayaw. Mm. Pagka na doon na pare, pag kami nakadalawang oras, na tatlong oras na, medyo okay na yan. Ngayon ko nalaman. Ngayon ko lang. Sige, sige. Sige! Buisit! Sige, tuloy mo. Tuloy mo! Ayoko na, baka may pumunta dyan eh. Tapusin na nga natin to. Baka kung saan mapunta usapan natin. We have 8 minutes bago mag-5, mga kaibigan. Ito muna. Bukas. Ito, magandang balita sa mga ano, sa mga meron pong sasakyan, yung mga meron pong motor vehicles ano. Sapagkat bukas, efektibo rollback. Hindi lang po natin malaman kung magkano itong rollback sa presyo po ng petrolyo bukas, ano? At ito ay papatupad ang kaltas presyo ng petroleum products. Ito ay sa mga gasoline station tulad po ng Shell, PTT Philippines, Eastern Petroleum, ganap na alas 6 ng umaga. At ito ay bababa. Napakaliit naman pala nito eh. Kapag ka nagtaas na presyo ng gasolina, mga kaibigan, abot ng piso, 120 per liter ang taas. Tapos, kapag ka nagbaba naman, rollback,
20 centavos, 30 centavos, 15 centavos, 40 centavos. Nakakatuwa, di ba? Partner. Eh, yung ganyan mga balita, hindi ko na ano eh, binibigyan ng importansya. Nakakasakit. Hindi. Nandamdamin. Pero kailan pa rin natin bigyan ng daan sapagkat alam mo kung kahit pa paano, pakonswelo na lang doon sa ating mga... Pakonswelo, ikaw, partner, at ikaw, may sasakyan ka rin, di ba? Oo, tama. Eh, mabuisit ka man, kahit pa paano... Matutuwa ka sa buisit. Matutuwa ka sa asar. Ito diba? Ang pagandaan mo, partner. Mm. Ito ang pagandaan mo. Mm. Simula sa Huwebes hanggang sa Lunes. Mm, wala pasok. Yan. Limang araw yan, ano? Wala pasok. Wala pasok. Meron pasok tayo sa Replano. Mm-hmm. Oh, patok tayo sa Boracay, gusto mo? Five-station, partner. Ah, meron na... Ang layo naman nung ano, anong biyahe natin? By plane, by air. By air? Aeroplano ha. Meron kong alam, by land lang to. Saan? Ha? Puracay. By land? Oh, by land, Puracay. Teka muna, baka yung Boracay yan, pare, baka Borac. Hindi! Parang pagkalag yung gusto, baka Borac. Puracay! Minsan nga yung mga tropa ko eh, minsan. Sabi ko... Hindi mo ako maisahan eh. O sige nga, sabi mo 5 days, Thursday hanggang Monday. Hanggang Lunes. Okay, sige. Bakit? Anong gagawin natin sa Boracay? Eh, may trabaho ang gobyerno. Okay. May trabaho yung mga opisyal natin. Okay. May mga panauhi ng mga yan eh. Mm. Mag-uusap daw sila tungkol sa ASEAN. Mm-hmm. Diba? Mm. Eh, ano gagawin natin? Wala tayong pasok. Wala tayong pasok? Wala pasok. Oo. Pati sa BGM yata, wala pa. Sarado ba ang station natin? Salbahe ka. Kailan nangyari yun? Ha? Kailan nangyari yun? nakita mo nga dito sa atin eh. Hindi nga ako magpapakasyon kahit 2 araw lang. Nakita mo. Kaya nga ipagkakataon na ito. Ay, hindi. Hindi naman tayo po pwede mag-broadcast from Boracay. Maglagay tayo ng ano, maglagay tayo ng kumbaga isang studio. Remote coverage tayo. Remote broadcast from Boracay, di ba? Pero yung Porac, mas madali mag-broadcast sa Porac. Pero alam mo, partner. Hindi, ikaw ba may plano? Yung 5 days na bakasyon na yan, meron ka ba plano? Sa ngayon, negative. Mm. Pero meron kasing balita doon sa Boracay na gusto kong hukayin. Okay, ano yun? Alam mo kasi, partner, Boracay is well known as a tourist destination, not okay. Only for Filipinos. Mm. Pero ito ay talagang binadayo ng mga foreigner, international figures. Mm. Foreigners. Foreigners. Oh. Okay. Foreigners. Foreigners. Mga foreign tourists. Napapasabay ka sa akin. Eh. Okay. So, ngayon, ito ang problema. Okay. At mismo, si Secretary Gina Lopez ang nakapansin. Mm. Yan pala sa kitaan sa turismo sa Boracay na itsepwera yung mga dati, yung mga katutubo, yung mga indigenous people. Mm. Oh, ang nakikinabang, yung local lang, yung munisipyo, yung mayor. Local government? Oo, at saka yung, siyempre, nag-ooperate na ng Boracay. Mm. Pero may portion dyan na talagang sa mga indigenous people. But these indigenous people... Pero part pa rin ng Boracay? Oh yes, oo. Mm.
Para hindi tayo masyadong malayo. Mm. Oh, dito lang tayo sa Ortigas eh. Ha? Nasa Ortigas lang tayo, hindi pa tayo nakakalayo. Oh, de, magbubus tayo eh, pagkano. Eh, ikaw, nasa Ortigas ako, nasa Tondo eh. Oo. Oh, wag na tayo lumayo, sige. Okay, sige. Wag na tayo lumayo, sige. Ikaw nandiyan sa Tondo, ako nandito sa Ortigas Center. Sige. Okay. Mas malapit ako ngayon sa iyo. Mm. Dito sa Butolan. Butolan, Sambales. Okay, Butolan. Sasakay ka lang ng bangka. Bangka, oo. Oh. Mm, bangka okay. from Arten. Oh, and then North Harbor, yun. North Harbor. Oy, antayin mo yung ano, ferry ha, ferry. Oo. Oh. Kasi ferry. Mm. Sa ngayon, hindi ka makakasakay sa ferry. Bakit? Na walang aircon. Mm. Oh, kaya amoy na amoy may pasig eh. Bukas eh. Abangan mo, ito'y exclusive ko sa iyo, partner ha. Ano yun? In a matter of days siguro. Pinakamatagal na yan, isang buwan. Okay. Makakasakay ka ng ferry sa Pasig na air condition. 20 footer ang haba niyan. 20 footer ang haba ng bangka? Oo. Mm. I mean, 20 meters. 20 meters ang ano. Akala ko, 20 footer, susukatin ko na sana eh. Sabihin ko sana, ito studio natin, hanggang dun sa may booth ng mga nasa tech, nasa engineering at saka sa IT natin. Paglanggam lang yun. Medyo lilingo na sana ako sa bandal likuran ko. Susukatin ko na eh. Eh, biro mo. 20 meters. So, ilan? 20 meters. Oh, at okay. Saka hindi lamang pang Pasig yan. Hmm. Yan ay pwede mag-extend sa malapit ng panahon, diretso sa Laguna, partner. Ah, okay. Oo, ito ang bagong project ng Department of Transportation. DOTR. Ito ng ating kaibigan, si Mr. Ed Manuel. Mm. Yan. Sino yun? Sino yun? Ipakikilala kita sa kanya, partner. Ed Manuel? Oh, Ed Manuel. Ah, okay. Yeah. Mm. So, siya ang gumagawa ng motorized boat. Mm. Ferry. Oh, yan. Meron ka bang idea, partner? Meron ka bang idea kung ilan ang lapad dito, ilang metro lapad? Ang lapad noon, it's good for about 50 people. No, ilapad. Hindi ko alam, yung haba ng 20 meters. Oh, yung lapad, yung lapad, 20 meters ang haba, tapos yung length niya is 20 meters. Yung width. Yung width. Oh. Hindi ko masyadong alam yung ano. Meron bang width na 6 meters din, ganun? Para balance ang ano. Para balance. Mm. Hindi ko lang alam kung ano. Pero okay. It can carry okay. 50 people. 50? Alam mo kung magkano ang pamasahe? Oo. Around the Pasig River lang ito ha. Mm. Within the Pasig River. Mm. 25 lang partner. 25 pesos? 25 pesos. Okay, halimbawa dito sasakay ako dito sa malapit sa atin dito sa may Guadalupe. Mm. So, papunta ako ng Binondo, halimbawa. 25 yun. 20, oh ba, napakamura naman yan. Mabilis pa, di ba? Wala traffic. Oo, oh, kasi ako ang ano eh. Ako ang mag-aabono kung sa pagdasal. Pero upgraded yun, upgraded yung pamasaya eh. Mm. Yung shortest distance, mag-umpisa sa 25. Ah, basta ang minimum. LRT. Basta ang minimum niya is 25 minimum pesos. 25. Okay. So maganda ito. Pero balikan natin yung Butolan muna sandali pa. Tapusin muna natin to. Bago tayo mag-ship. Balikan natin mamaya na. Ito dito, interesado ako rito eh. Pare. Ay, interesado. Kailan ba mag-operate ito? Kailan masimula? Masakit na yung puson ko eh. Hindi eh. Malapit na. Sabi ko sa iyo kanina. Oo.
Matter of days na lang ito. Ah, matter of days. Magkakaroon na ng inauguration. Matter of days, ibig sabihin, hindi umaabot ito na isang linggo, ha? Matter of days. Pero, from one day, okay. Ilan bang... Matter of days, pupwedeng... Pupwedeng one day and 6 months, ganon. Correct. Actually, pwede rin ang 365. One day and 364 days. So, isang taon din. Ang gulo mo. Ang gulo mo talaga, kakausap mo. Hindi, seryoso talaga. Siyempre, maraming ano eh, maraming for curiosity partner. Kailan ba talaga? So, matter of, sabi mo, matter of days na lang. Diba? I was talking to him last weekend. Okay. At ang sabi sa akin. Siya yung operator. Partner, linawi ko lang. Siya operator nito. Ed Manuel, meron siyang kumpanya. Okay. I will tell you later pagka nandyan na. Matagal na dapat ito eh. Pero nung panahon kasi ni Tolentino sa MMDA, okay, dapat pinirmahan na ni Tolentino ito noon. Mm. Pero napansin mo, nagkaroon ng ferry sa Pasig. Mm-hmm. Diba? Meron ng ferry ngayon, di ba? Mm. Pero hindi aircon. Hindi aircon, oo. Kaya ibig sabihin, pagka sumakay ka, Amoy na amoy mo yung Pasig River. Iyong masangsang at, na ano, lahat na dadaanan ng bangka, amoy na amoy mo, di ba? Hindi lang amoy. Mm. Natitilam siya, dumidikit sa balat mo. Damit. Sa balat. Mm. Kaya medyo kakonti ang sumasakay. Mm. Lalo na pagka may nasa lubog ang birds. Oh, kasi kinuha, kumbaga sa ano, yung ba sinulot? Alang niya talagang buhay na ito. Sinulot na? Ng? Sinulot ng MMDA. Ah, okay. Oo. Kaya, ang yaman-yaman ni... sige, banggitin mo anyway, na. Anyway, mm. Ito ngayon. Sinulot ng MMDA, yung ferry boat project. Correct. Na dati, ang nagpapatakbo rito, private. Na nabigyan ng ano, kumbaga nabigyan na pahintulot ng DOTC noong araw. Yes, DOTC. Ah, okay. Numaganda na ang operasyon, numaganda na takbo ng operasyon, sinulot ng gobyerno. Opo. Ganun. Pinapaliwanag ko lang pare. Patatandaan mo ba na nung mga araw na yan, nung mga panahon na yan, Ma'am Gina Lopez Opo. Was still sa NGO. Mm. Di ba? Pero ang concern na nila ay environmental. Ito yung ano? Ito sila. Ito secretary ngayon. Hindi, sila yung naglinis, tinanggal yung mga sagabal, mga water lilies. Correct. Di ba? Mm. Sila pala yun. Pirmado na ni Ma'am Gina yan. Kasi the signature of that group was necessary also for the operation of a ferry sa Pasig. Mm. Ayan, pirmado na rin ng DOTC. Mm-hmm. MMDA lang hindi pumirma. Mm. Nung pumirma, iba ng operator. Mm. Ganun katindi, Padre, ang kurang sa pumirma. Saka lang pumirma dahil iba na operator. Oh, yun na sino nga. Ba ang MMDA chairman noong araw? Tolentino. At sino ba yung DOTC secretary noong araw? Si Abaya. Okay. Sino ba presidente noong araw? Noynoy. Noynoy. Mm. Oh, wala na akong tanong. Butulan na tayo, partner. Okay. Total ba kulit ka? Ano ba? Bakit gustong-gusto mo balikan yung usapin ng butulan? Alam mo, kakulay mo ito eh. Walang iya. Baka sinasabi nito ay Black Sand. Hindi. Ano? Pinag-uusapan natin dito indigenous people. Ah, okay. Aita. Mga... Katutubo.
Katutubo. Yan. Katutubo. Kailan ba ano to? Kailan ba tumubo ito? Katutubo dapat, lang. Dapat hindi ba ako tinatanong diyan eh. Katutubo lang po. Eto na. Okay, sige. Tuloy mo. Okay. Eh, lumilipas yung oras natin. Sandali lang oras natin. No? Ito, ibigyan kita ng magandang parallelism. Sige. Sa Boracay at saka Pinatubo. Okay. Butolan yan eh. Okay. Sa, yung Butolan, Boracay, Butolan is parte ng Zambales ito ha? Oh, okay. Sa Butolan, doon sa crater ng Mount Pinatubo, ma-appreciate mo yung beauty ng Pinatubo. Ayan. Kaya, tourist spot din yan. At tourist spot, kasama yung mga tourist spot, yung crater ng Mount Pinatubo, na yan na binabantayan ng mga katutubo. Pare. Sige. Ngayon, ito ang nangyari. Itong gobyerno ng Butolan, yung munisipyo, under the leadership of their mayor. Sino ba mayor niyan? Marquez yata ang pangalan eh. Hindi naman si Joey. Hindi. Ah, hindi. Pero hindi. Bata ito ni yung kaibigan mo. Sino? Governor Evdane. Ah, okay. Zambales, eh, siyempre. Oh, di ba? Hermogenes Evdane. No. Yung dating governor ng Zambales. Correct. Okay, sige. Ayan. So, etong si mayor, nakita niya na maganda ang kita dun sa Mount Pinatubo Crater. Which was operated then by the indigenous people by virtue of their ownership sa land. Oh, yung mga indigenous padre talagang kinilala na ng ating pamahalaan sa in the form of a law. Oh, ibig sabihin. Ang ibig sabihin, NCIT. Sila yung nag-aalaga dun sa crater. Correct. Ng Mount Pinatubo. At pinagkatiwala sa kanila ng gobyerno ng pamahalaan. Correct. Okay. Unfortunately today, Padre, kaya dapat tulungan mo ako dito. Sige, sandali. Ano ba bubuhatin natin? Kalahi mo ito eh. Sige. Okay. Sige. Hampasin mo na ako ng hampasin. Sige. Tanggap ko na. Sige. Sige. May buntot ba yan? Wala. Ang mabuti na dito, wala sungay. Pero, sabahan mo ako dito dahil agrabyado. Hindi kita pwedeng samahan. Hindi kita pwedeng samahan dyan. Dito na lang. Okay. Sabi mo kasi samahan mo ako dito eh. Agrabyado yung mga Pinatubo ay yung mga katutubo sapagkat yung dating kinikita ho nila kinuha na ng local government gobyerno. Yun ganyan din ang nangyayari sa Boracay sa ngayon. Kung gaano kalaki ang kinikita sa turismo ng mga operator dyan at ng munisipyo, wala pong kita yung mga indigenous people. From the very beginning, kaawa-awa na itong mga ito. Kaya nga po, dililingap nila sila ngayon ng ating gobyerno para makasali naman sila sa biyaya ng Pilipinas. Unfortunately, biktima sila uli ng mga gahaman ng mga politiko, gahaman ng mga negosyante, and so on and so forth. Kaya ngayon po, mga kaibigan, sa pangalan po ng aking partner na si Tony Tabat, pagkakaroon na po ng katulong ang mga katutubo. Partner, meron ba tayong certain department sa gobyerno na nakatuon yung kanilang attention dun sa mga concern nito mga indigenous people na ito? Nabanggit mo na kanina yung NCIP. National Commission on Indigenous People. NCIP. Okay. National NCIP. Commission on Indigenous People. People, okay. Lahat ng
ng mga ano yan, lahat ng mga areas where there are katutubo. Makahitap, Tausug, Maranao. Ano pa ba yung mga nasa Cagayan partner? Ita. O, yun. Merong regional office ang NCIP that should take care of the concerns ng mga indigenous people in the area. Okay. Unfortunately, nilamon din sila ng mga gahaman ng mga politiko at mga negosyante. Because they do not have the education, they do not have the influence to protect themselves. Ayan. Pero kaya ang tugon ng gobyerno, maggawa tayo ng komisyon para proteksyonan ang welfare ng mga indigenous people. Pero itong mga nasa NCIP ngayon, partner, nilalamon din ng mga buhaya. Buhaya, dapat ito ilagay natin ito sa Palawan eh. Merong nag-aalaga ng buhaya ito na nabibente eh. Ang ibig sabihin, partner, itinatag yung NCIP na ito na wala naman palang pag-asa para makatulong dun sa mga apektadong katatubo natin. Unfortunately, yun na talaga ang problema, partner. Para kay ba't nandiyan pa sila? Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Baka kako eh, yung mga indigenous people, mag-iisip na rin po siguro ng katulad ng ginawa ng mga kadamay. Kadamay, oh. Oo, kadamay. Naghahanap sila ng damay ngayon eh. Kaya ikaw ang naisip ko. Wag mo silang pabayaan, partner. Alam mo, partner, baka mamaya matuntun yung bahay mo dyan sa Tondo, yan ang sugurin. Tama. Tama. Kasi alam mo, partner, kawawa sila eh. They have been in the bundoks. Ngayon, kumbaga sana, nagre-rely sila sa mga tulog ng langit doon. Hindi sila makakapagtanim. Alam mo yung nabibigyan ng tamang edukasyon. Ang kinabubuhay nila NCIP, partner, sa kabundukan, kinikilala ngayon yung kanilang karapatan. Ilang bahagi ng Pilipinas. Ilang bahagi ng lipunan. Unfortunately, hindi na isa sa katuparan dahil sa korupsyon. Dahil sa pagkagahaman ng mga dapat tumulong sa kanila, which is the local government. By the way, gusto ko lamang banggitin dito. Partner. Yung governor ngayon ng ano, partner, ha? Yung governor ng Zambales. Okay. Si ano? Si Governor Deloso. Deloso, Talaga nakapanik naman dito sa mga katutubo. Mabuti talaga naman. At meron niya, inaalalayan. May kakampi sila, kahit pa paano. A more definitive and decisive move para maibalik sa mga katutubo yung dati nilang karapatan at kapangyarihan to operate for them by themselves. Yung project of tourism doon sa area ng Pinatubo Crater. Paano? Sabi mo, ito, ibabalik yung karapatan na inalis sa kanila dito sa katutubo na ito. Paano paraan na ibabalik yung karapatan nito mga ng mga katutubo? Ito, partner, ha? Simple lang, bitawan ng LGU, munisipyo ng Botolan, ang pamamahala at ibalik sa mga katutubo. Yung Mount Pinatubo. Yung Pinatubo Crater. Yan, merong tinatawag na Pinatubo Crater. Ito yung doon lamang ba sila? Partner, doon lamang ba sila sa crater ng Mount Pinatubo? Yung pinag-uusapan natin, doon lang ba talaga? Yun ang pinakamagandang pagkakakitaan sana. Okay, kasi pinupunta ng mga turista. Opo, yun. Although, meron pa rin po sila mga kalupaan na inaalagaan, tinatanman, and so on and so forth. Pero itong Pinatubo Crater ang kumikita para sa kanila. Pero kinuha ng Botolan munisipyo, government, pamamahala. Kaya lahat ng kita, lahat ng mga nagbabayad na mga turista doon, napupunta po yung kita dito sa munisipyo.
at nababahaginan na lamang yung mga tatutubo kung ano po yung gustong ibigay ng munisipyo. Oh. Dahil sa pamamagitan ngayon ni Governor De Loso, maibabalik yung dating mga benepisyo na matatanggap nila dito, yung mga pakinabang dito sa crater ng Mount Pinatubo. Ang ibig, kailan magsisimula ito, partner? Alam mo, partner, talagang ang governor po ng Zambales, nandyan lang ho nakaalalay, pero hindi siya maka all out. Partner, sandali lang ha. Partner, may sisingit lang ako. Ha? Kilala mo ba si Ray? Ray Salgi. Salgado. Oh, Salgado. Yung katutubo din doon. Mahilig sa dog it soon. Good afternoon, Mr. Ray Salgado. Kumusta ka raw, sabi ni Governor De Loso, dyan sa Zambales. Okay, tuloy mo, partner. Tuloy mo, saan tayo naputol? Okay, naputol tayo dun sa relasyon ni Governor De Loso at saka si Ray. Si Mayor Akal. Babae ito, babae, Marquez yata. Oh, nga, attorney. Oh, attorney. Okay, Hindi po kakampi ni Governor De Loso. Yun lang. Kuminsan pala, partner, maganda, meron ding benepisyo yung magkalaban sa isang lokalidad. Meron ding benepisyo dun sa mga constituents nila yung magkalabang partido, yung magkalabang politiko sa isang lugar, di ba? May pakinabang din pala. Pero itong relasyon ng dalawa, napipermisyo mga katutubo dahil hindi makagalan si Governor Veloso. Okay, yung bakit? Kasi kalaban niya si Mayor. Yun nga. Di ba? Oo. So dapat, ako, kung halimbawa ako gobernador, ako mas mataas sa'yo, mayor ka lang eh. Eh dapat, kung ano yung nakasaad sa batas, yun nasundin natin. Oo. Di ba? Kung ano yung tama. Pero mga politiko, partner, alam mo yung mga politiko, hindi tama ang iniisip nila eh. Ano yung pakinabang nila para manatili sila sa pwesto for a long, longer time. Oo. Yan ang masakit to na nangyayari sa mga lalawigan. Kaya, eto ho, ang hiling ng mga katutubo, ibalik lang ni Mayor Marquez yung kanilang karapatan na pamahalaan yung Pinatubo Crater. Para sila rin ang makikinabang. Oh, wala silang request na... Meron. Hindi, walang ang request. Partner. Meron na. Actually, padre, ako mismo ang nagpunta sa National Commission on Indigenous People dito sa Quezon City, yung main office ng NCIP. Ako mismo ang nag-represent na sa kanila. Kaya pal humingi ka ng radyo ng bayan, partner. Kaya naman pal humingi ka ng tulong ko eh. Kaya itong BCMB mukhang mas malakas eh. Ha? Mas malakas. Maraming salamat, Tata Ben. Maraming salamat. Hindi, ang ibig kong sabihin, pagka pinagtulong-tulungan natin yan, ito, tama. Ma-actionan, matutugunan yung tamang posisyon ng gobyerno para sa mga katutubo. Maganda yan, maganda yan. Ito ha, kung kumikita ang Boracay, no, yung mga operator ng Boracay, ang city government ng Boracay, bakit yung mga katutubo walang kita? Dito sa Butolan, ganun din. Dati na rin sila kumikita, naagaw sa kanila. Ngayon, wala na silang kita. Sino ngayon ang Boracay, tutulong sa kanila? Actually, ang Boracay, ganyan din nagsimula eh. Exactly. Sila nagsimula dyan sa mga beaches, mga gandang beaches dyan sa Aklan. Pagkatapos, nung nakita ng mga negosyante, lalo na yung mga gahapang politiko, na potential nito para sa kitaan, nang himasok sila, nakialam sila. Hanggang sa bandang uli, sila na yung nag-take over sa dating ginagawa ng mga kababayan nating katutubo dyan sa lugar na yan. Alam mo, partner,
Ang galing mo talaga. Mana ako sa iyo. You are right for the first time in your life. Gumagaling ako pagkakasama mo ako. Pero kitang-kita mo, huling-huli mo, ang nangyayari ngayon. Hindi, seriously speaking, partner. Alam mo, nakikiisa tayo sa sentimento nito mga kababayan natin kanito. Dapat lang talaga ang gobyerno tutukan ng suporta rito. Hindi lamang municipal government, hindi lamang provincial government, hindi lang LGU, kundi dapat national government pang himasok dito sa problema, partner. Ayan, ang sinasabi ko. Partner, pwede ka na pala sa alas 4:30 ng hapon. Akala ko alas 4, alas 12:30 ng ating gabi. Hapon! Parang gusto mo mawalan ka ng trabaho, ha? Walang iya. Eh, total, ayaw mo namang mainita sa hapon, eh. Di ba? Parang ikaw yung pinaparinggan ko na ililib. Wala yung buhay ito. Alam ko may nakikinig. Oo, ano siya. Nako, wala, hindi ko dala dito yung cellphone ko, baka mamaya ang dami na nating mga ano dito, mga comments nag PPM sa atin, hindi ko nababasa. Okay. Pero partner, I think I'm sure that in other areas, hindi lang Boracay, hindi lang Botolan, meron pa sigurong ibang mga lugar nako na hindi po makapag-reklamo. Then wala silang kakayanan. At unang-una, takot sila na lumaban. Tama. Kasi ito mga ano... Kailan kanila eh. Paano lang eh. Paano partner. At saka hindi naman natin sila minamalit pero totoo lang kulang sila sa ano eh. Yung kaalaman. Hindi. Yung ano, yung edukasyon. Exactly. Diba? Sabi ko nga, sabi mo kanina, Tata Ben, na partner, sabi mo, hindi palagay ko itong mga lugar na binabanggit mo, mas higit, meron pa rito mas higit ang problema. Alam mo, sa bandang Cagayan, marami dyan sa Isabela, San Mariano, Isabela, Dipilacan, dyan sa may Quirino province, ang daming mga ano, katutubo dyan na malayo din yung dapat suportang dapat makamit sa local government. Nako, partner. Ito binabanggit mo, kumbaga ano lang to eh. Maliit na bahagi pa lamang ito. Pahapyaw lang 'yan. Kumbaga isang tipak lang ng ice to. Oh, diba? Ito pa, partner, ha. Matatandaan mo, ako'y nagpunta sa Palawan. Oh, bata pa naman ako eh. Sa susunod, kasama ka na dito dahil ikaw nang kinatawa ng mga katutubo, partner. Aba, pwede. I am now by virtue of by the powers vested in me by our constitution. Tumayo ka muna dyan. Tumayo ka muna. Nakatayo na ako, partner. Katayo ka ba? Nakatayo na ako. Nakatas pa ngayon kamay ko eh. Nagkikinig sa atin si paring June Samson eh. Sa akin nun. I draw my power from the Republic of the Babuin Island. I am now the president, Padre. I am now conferring you the authority to handle the welfare of the indigenous people all over the Philippines. Partner, nabanggit mo Babuyan Island. Tapos na ba ito sa issue na yan? Tapos na tayo sa issue ng ano ng mga katutubo, no? Okay. Nabanggit mo Babuyan Island. Meron ko friend na from Tuguegrao, nag-PM sa akin the other day. Alam mo, sabi niya, di ba maalala mo minsan, pinag-usapan natin ang tungkol sa islang ito, na hindi masyadong nabibigyan pansin ng local, ng provincial government ng Cagayan, although parte ito ng lalawigan ng Cagayan. Alam mo, meron nag-PM sa akin isang friend, dati kong kasama sa isang radio station din sa Tuguegrao.
Sabi niya, parang ganon din yung iniisip natin sa kanyang iniisip, partner. Oo. Na talagang kulang ang suporta ng provincial government, local government, para sana mapaunlad para sa turismo itong lugar na ito. Alam mo, partner, wala na akong ganang pumasok sana sa larangan ng politika eh. Mm. But because there is the need, to protect the interest. Kailan ka ba naging kapitan del Barrio? Ha? Kailan ka naging chairman ng barangay? Hindi, sa panaginip lang yun eh. Pero alam mo, para sa kaalaman ng iba, na hindi nakakaalam, si Tata Ben, itong partner ko, dating konsyalito ng Manila. Di ba? Hindi. Ano? Muntik na ka mo. Ah, muntik na? Actually, I'm the best counselor Manila never had. Muntik-muntikan na pala. Ilang boto yung lamang ng kalaban? Hindi, ninakaw yung boto ko eh. Ah, ninakaw yung boto. That was the first case, that was the first election after the answer. Ayan, 1997. 1988. Ano 1988? Dahil 87 pala, yan yung panahon na puro mga OIC. So, oh, in 1988, okay. There was a national election. Mm-hmm. Local and national election. First election sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Oo, okay. After the Edsa Revolution yan. Mm-hmm. Eh, medyo sikat pa sana tayo doon. Oh, hanggang ngayon sikat ka pa naman, ba't palagay mo sarili mo? Hindi nga. Pero hindi ako kasing sikat ng araw. Na binubugbog ako paka ako'y naglalakad patungo sa BCME. Hindi. Eh, wag mo kasi sabihin na nung araw, sikat ka. Eh, kaso inabutan ka ng gabi. Oo. Nagami ako. Alam mo, sandali. On high side partner. Sandali, mababatiin lang. Okay. Nung inaaral ko, kung ano nangyari sa Manila noon, when I ran for councilor, nung inaaral ko na after the next election, padre, lumabas yung Operation Dagdag Bawat. Ah, okay. Ibig sabihin? Naalala ko yung sinabi po nung isang leader namin, who is with the Iglesia ni Cristo. By the way, mga kaibigan, with due respect to the Iglesia ni Cristo, ako lamang po yung kandidato na hindi po lumapit sa kanila. Mm. But we have a leader from the Iglesia ni Cristo who could memorize every name of our leaders in every barangay. Okay. So, ito na ngayon ang nangyari, partner. Naikukwento ko na. Binuksan mo ito eh. Mm. Sandali, bago mo simulan yung kwento, ito mahaba-haba yung kwento mo eh. Meron muna tayong babatiin na viewer natin to from Cristina Ronquillo Tevez, Idol. Bakit nawala ka na sa madaling araw? Ako pala ito. Kumusta po? Eto pa. Mamaya sagutin kita, Tina. No? From Jasmine Luis Garcia. Hello po, Sir Ben. Hindi ko alam kung anong oras na dyan sa Pilipinas. Eto, alas 5:31 ang ating oras, Jasmine Luis Garcia. Hindi ko alam kung anong oras na dyan sa Pilipinas, Sir Ben. Good afternoon po. Pero at least alam niya na hapon na pala. Kay Tina, sandali. Tata Ben, sandali lang. Kay Tina Ronquillo Tevez, hindi na nating... Hindi, kaya pa natin magmadaling araw. Kaya lang, pag kami mga araw na kailangan natin magtrabaho din ng hanggang ganitong oras. Kasi pagka tayo, umupo na madaling araw, ganitong oras wala nang kasama si Tata Ben sa kaprograma niya. So sa ating mga viewers sa umaga, si Neil, lahat naman ng request ninyo, lahat ng gusto niyo mangyari kay Neil Miranda, kaya niyang ibigay. Yung dati kong ginagawa, kaya niyang ibigay yan. Okay, tuloy natin. Ayan. Pero sa mga nakadanonood at nakikinig sa ibang bansa, ay umuwi na kayo. Ng Pilipinas. Umuwi na kayo sa Pilipinas. Oh. Kailangan namin kayo pa. Okay. Thank you sa mga bumati. Maraming salamat. Ito ngayon, Pastor Dave. Nung tumakbo ako,
Tapos nang halalan, ano? Nagkabilangan na. Precinct level. Ba, magandang posisyon ko. Pang-apat ako. Kukunin eh, anim. Ang dami po namin. 100 po kami kumandidato. Pang-apat ka? Pang-apat na ako. Okay. Oo, nasa pang-apat ako. E di yung mga supporters ko, tuwan-tuwa. Oo, dinala ako sa isang pahingaan dito sa may Chinatown. Oh, pero wala akong suporta na Chinese, ha? Pero doon kami dinala dahil hindi ko alam, baka may makakilala ko doon. Eto ngayon, partner. Tuloy-tuloy ang bilangan, and I was number 4, but on the 5th day, eto ngayon, tumahangos yung bata ko. Sabi niya, Mr. Sir, wala na, malalaglag ka na. Oh, bakit ako malalaglag? Wala na, hindi na binibilang yung boto mo. Ganun, partner. Talagang ganun talagang nangyari. So, I was forced to leave yung tinitirhan namin dito sa Chinatown. Nagpunta na ako sa City Hall where the counting was being held. Okay. And true enough, partner, nung itimigil ang bilangan, I had already 34,000, enough to land me at number 4. Nung matapos po ngayon ng bilangan, ano, ipro-proclaim na lang po ang winners. No, not 34, 29,000. 29, 29 na. Ko, oh, ang tunay na bilang ko nung tinigil, 29,000. Okay. Nung matapos po ang bilangan, deklarasyon na po yung mga nanalo, I had 34,000. So, from the original na yung kalahati ng mga butante, I got already 29. Kalahati na nabibilang eh. Pero nung natapos ang bilagan, yung other half was being counted, I only had 5,000 more. So, naging 34,000. Okay. Now, going back to our leader, hindi naman ako niya pinakikilaman dahil hindi ako bata eh. That was the INC leader. Nung matapos na nalang nakaupo na po yung mga ano, there was a time na pinatawag ako sa kanyang residence. Alam mo, sabi niya sa akin, Kaben, nanalo ka nung halalan. Sabi niya, he was about to die and he was going to die. Talagang siguro, hindi niya hindi matanggap ng kanyang konsensya. Matanggap sa konsensya niya. Sabi niya, Kaben, gusto kong ibigay sa iyo ang mga records. At least makita mo man lang. Bago ako mamatay. Sabi niya. So pinakita sa akin, medyo he was at the hard time na moving na eh. Talagang ano. So in-scan niya, then Kaben, sabi niya, actual votes mo from the precinct level. Ito, pasahin mo. Ilan yan, sabi niya? 49,000. So, from 34,000 to 49,500, my partner, my friend. Yan ang dinagdag sa yan ang binawas sa akin. Yung kasama ko sa partido na malalaglag, yun at doon ikinarga at siya ang nanalo. That is why today I claim that I was the best councilor Manila never had. Kaya lang hindi nakaupo. Kaya nga. At hindi naproklamang talagang winner. Kaya nga, best counselor, Manila, never. So, ibig sabihin, talunan ka hanggang ngayon, hindi ka naman talunan ngayon ah. Diba, panalo ka pa rin. Diba? Sandali, partner. Babalikan kita. Ito, may report ng ating kasamang Tony Hildo. Okay? Dokumento sa paggawa daw ng bomba at iba pang illegal na bagay na asamsam sa isinagawang offline galugad ng NCRPO. Tony Hildo, please come in. Nakumpiska ang iba't ibang illegal na bagay, lalo na ang isang dokumentong nagtuturo sa paggawa ng bomba sa 6 na kulungan sa Metro Manila matapos isagawa ang Uplan Galugad. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang naturang mga illegal na bagay ay nasamsam sa Special Intensive Care Manila 1 and 2 Metro Manila District Jail, Manila City Jail, Taguig City Jail at Quezon City Jail Annex sa Camp Bagongdiwa sa Bikutan, Taguig City na usa isinagawang Uplan Galugad kanina. Ang mga nakumpiska ay tulad ng dokumentong nagtuturo ng paggawa ng bomba, listahan ng mga transaksyon ng illegal drugs,
mga cellular phone o cellular phone, listahan na mga kontak, iba pang drug paraphernalia. Ang dokumento umano ay naglalaman ng diagrams, proseso at ingredients ng improvised explosive device at sketch para sa car bombing o car bomb ng ginagamit sa car bombing incident noong sa pagitan ng 2013 at 2014 sa Cotabato City. Sinabi ni Albayalde, ang Uplan Galugad ay bahagi ng paghahanda sa seguridad para sa 30 ASEAN conference na gaganapin sa Pasay City. Nilinaw naman ni Albayalde na wala pa namang banta sa seguridad sa gaganaping ASEAN conference sa darating na Miyerkules hanggang araw na Biyernes. Wala pa rin sa Pasay kung yung kakampito ni Hildunan D. Semek 1570 o nasa kanan ang himpilang may paninindigan. Thank you very much sa iyo, Tukayong Tony Hildo. Meron pa tayong 21 minutes bago mag... alas 6 ng gabi. Mamaya pong alas 6 ang palatuntunang iChismis 6 to 7:30 ng gabi. Babalik po kami. Standby lamang, tatabihan, balikan kita. Babalik po kami. Pagkaranan muna ng ilang mahalagang paalala. Inyo'y nagpupugay ang puska at makmaris na aming samahan ng Senyor. Si Tisay gumagalang, si Doktora Erlinda Garcia, pinuno ng aming samahan. Lubos niyang tinatangkilik ang kultura, malagtasan kundi mang magaganda. Inyo'y nagpupugay ang puska at maklaris na amin samahan ng Senyor. Si Tisay gumagalang, si Doktora Erlinda Garcia, pinuno ng amin samahan. Tumutulong siya sa mga kabataan, medical mission sa mga citizen. Si Doktora Erlinda Garcia, makaliyos, makatao pa, tayong lahat naway laging magsama-sama sa maklaris at puskang maramal. Tayong lahat naway laging magsama-sama sa maklaris at puskang maramal. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Makibigan ang oras natin, meron pa tayong 18 minutes, 18 minutos pa bago mag-alas 6 ng gabi. Dito po sa palatuntunang sabay-sabayan ni Mr. Counselor. Governor. Ayaw ko na ng konsel, datatalo ako eh. Oo naman, Governor ng Zambales. Hindi. Gusto ko sa susunod, Padre, Senador. Senador na. Ito muna. Senador na. Hello, Idol. Good PM po sa inyo dyan. Lahat ng mga kasamahan ko na nakikinig sa iyong programa at nanonood, gusto ko lang ibatiin ang mga bossing ko. Sila Aldrin Enerlan Licaros, Julius Julski Narzo at si Oliver Zerma Aranas. Ito rin ay puro mahilig gumawa ng mga okasyon
ang mga idol niya 4 times in 1 month. Ibig sabihin ito, weekly. Ika nga nila. Pasensya na, idol, sabi rito, medyo mahaba-haba itong itinipe ko. Tapos ko, tapusin ko ng idol, tawagin mo na lang akong Robin Padilla ng Al Sarafia. Diyan sa Jeddah, Saudi Arabia, KSA. Oh. Kay Jasmine. Siya? Oo. Jeddah siya? Jeddah, Jeddah. Meron din ako dito, partner. Sige. Kalapit ng bansang Pilipinas. Okay. Oo, matatagpon itong bansang ito sa Gagalangin, Tondo, Manila. Mm-hmm. Oo, si Ate Cora nakikinig. Malapit na bansa lang yan, ha? Ha? Malapit na bansa. Oo nga, malapit sa ating bansa yan. Uy, may nag-text sa akin dito, partre. Total daw nasa Tondo ka. May nangungumusta rito yung daw kahabaan ng ano, ng Moriones, dahil ang balita ko kasi merong malawakang clearing operation sa ginagawa ang Manila City Hall, yung department ano, Bureau of Traffic, MTP ano, Manila Traffic Bureau, ano, Manila Traffic MTPB. Manila Traffic Bureau. Manila Traffic and Parking Bureau. 'Yun, tumama rin. Oh. Hmm? Ano kaya? Sabi kasi nila nung araw, sabi ng ganun, bawal talaga mag-park sa gitna doon sa Center Island pati sa tabi. Oh. Ngayon daw nung naglunsad ng malawakang clearing operation sa Manila City Hall, bakit daw imbes na mabawasan o kaya malinis yung lansangan na yan, lalong lumala yung problema? Pati alam sa traffic mo, daw. Alam mo, gusto mo yung talagang sagot dyan? Sige. Ayaw nila ako maging kunsyal. Mm. Eh hindi po ako sang-ayon sa mga ganun eh. Maglilinis. Kunwari. Yung pala, maglilinis kunwari para mailagay nila yung gusto nila ilagay. Yun. This time, meron nang pinatawag na resibo pero hindi naman City Hall at hindi naman BIR yung ginagamit. Ano barangay? So, mapapansin mo ngayon, partner, halos sa buong Maynila hanggang sa Luneta. Oh, okay. Na siguro naranasan mo na ito pagka pumarada ka. Oo. Yan mismo sa may harap ng Manila Hotel. Ako, naranasan ko, partner. May ka-meeting ako dyan sa isang restaurant malapit sa harapan ng Philippine basta ito along Kalaw. Merong isang restaurant, Chinese restaurant to, kung hindi ako nagkakamali, tabi ito ng Philippine Tourism Authority. Okay. Wala pa akong 5 minutes na nakakahimpil doon, nakakapark doon. Paglabas ko, meron ng ano, may tawag doon. Hindi, hindi. May nakalagay doon sa aking gulong, nakaklam. Nakaklam, partner. Okay. Ang ibig sabihin, ano ba to? Parang kalukuhan yata ito na hindi man lang nagtatanong kung sino mang Democles ito, hindi man lang nag-abala para pasukin yung loob ng restaurant, nagtanong kung kanino yung sasakyan na yon, at naka-alarm. Yung sasakyan. Diba? Ang tawag doon na naka-hazard pala, naka-hazard. Naka-hazard yung ilaw, 'di ba? Ibig sabihin hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Although nakalock ang pinto, hindi magtatagal dahil naka-hazard. Bakit? Kung ikaw ba 'yung magpapark na matagal, i-hazard mo yung sasakyan mo. Baka mapundi yung battery mo, 'di ba? Correct. So, ako, nagtataka ako. Paglabas ko, may nakalimutan ako sa kotse, actually. May nakalimutan lang ako. Pagbalik ko, nakita ko yung gulong sa unahan.
Dalawa. May klam. Hindi ka makaalis talaga. So ang ginawa ko, mabuti na lamang at meron akong isang kaibigan din sa Manila City Hall. Nagpatulong ako, nagpaalalay ako. So, nung natanggal yung clam doon sa gulong ng sasakyan ko, imbes na ako'y matuwa, nagalit pa ako. Bakit? Bakit? Siningil pa ako ng 150 without receipt. Eh, saan ka nakakit? Naperhwisyo ka na, nagbayad ka pa. Di ba? Yan ang sinasabi ko, partner. Na halos lahat ng mga kalsada that belongs to the city government, including barangay streets, meron ng parking fee. Kung hindi parking fee, pare, vendor's fee. Vendor's fee. Ang ibig sabihin nito, ito ho yung mga nagpapahirap ngayon sa trafiko, wherever we are. Alam mo, napakabigat po itong problemang ito na dapat lamang siguro pakialaman ni ERAP. Pero palagay ko sa edad niyang ito, nakabitardi lang niya, 80 na ngayon, partner. Alam mo, partner, huwag na tayong lumayo, dyan na lang sa tundo. Makailang beses nang nagsagawa ng clearing operations ang mga tiga City Hall dyan, kasama pa, may mga kasama pa ang pulis eh. Pero, yan, yung clearing operations, okay lang yan habang ginagawa yung operasyon. Eh, pagkatapos yung operasyon, pare, sino? Nako, baka minuto lang eh, may mga nagbali ka na eh. Dahil nagkausap na. Nagsagawa ng clearing operation ang City Hall hawkers. Okay. Sa Divisoria, partner. Cleaner nila yung Center Island. Maalala mo, partner, ito, speaking of Divisoria, maalala mo, pag-upo ni Pangulong Duterte noong araw, last year, ang una niyang pinagtuunan ng pansin dahil sa dami ng reklamo, yung along recto na yan, dyan sa may Divisoria, di ba? Maalala mo dati. Ito ang ginawa ng City Hall, pare. Tinanggal yung mga nasa Center Island. Kasi, yung mga tolda-tolda. Kasi ganito yan. Kung yung mga sa gabal sa kalsada. Alam mo po, nung naalis, iba naman ang ibang pumalit. Payong naman, insalit na tolda, payong naman. Kasi, Bago nagtinda yung mga bago, siningil uli ng 3,000. Ah, ganon? Ang bawat pumalit. So, ito talagang hanap buhay ng mga damuho na nasa grabe. Grabe, oh, grabe. Grabe talaga yung partner. Alam mo? Ngayon, yung mga tinanggal dati, hanggang ngayon, isang taon na, hindi pa po nakakapagtinda. ganong kabigat, partner. Ayun, yung mga parking. Magtataka ka, padre. Nasa harap ka ng sarap ng restaurant. Dapat yung establishment na mamahalan yan. Yep, yung establishment, yung yan ang pribilegyo ng restaurant, diba? Yan ang dapat, halimbawa. Dapat establishment, lalo na restaurant. Ito yung pinaka-importante dito, magkaroon yung restaurant ng parking space, parking area. Ngayon, kapag ikaw nag-park dito, para bang mawala na yung burden para sa part ng customer na magbayad pa ng parking fee. Ayan na nga. Dapat ganun. Kaya lang, ang problema rito, sasabihin ng restaurant owner, yung management restaurant, sasabihin na, sir, hindi po namin, meron pong ibang dyan eh. Alam mo, bibigyan ka ng parking ticket. Alam mo kung ano nakalagay doon? Barangay ganito. And then, bibigyan ka, halimbawa, hingi ka na resibo. Bibigyan ka na resibo ng barangay na itong resibo ng barangay parang gawa lang, parang resibo ng vulcanizing shop. Ito pa, Patria. Dito sa may LTO sa Tayuman. Tayuman, okay. Tayuman. Di ba? Pare-registro ako. Dapatin niyo ako ng registration. Diyan ka nag-exam. Diyan ka nag-exam. Okay na, huwag na yung exam, partner. Dahil talagang
Bakit? Pasado ako talaga dun. Hindi. Huwag ka magmadali. Kakausapin lang kita. May tatanong lang ako. Bakit di ba nila nakita yung edad mo? Bibigyan ka pa ng ano, ng yung baga. Dapat nga special exam mabibigay sa'yo. Di ba rin at siguro ang tingin sa akin 29 anos. Di ba, Master? Pero ito na, ha? Di pumarada ako. Okay. Partner, hindi pa po, hindi pa ako nakakababa. Nandang yung barangay, tao ng barangay. Oo. Sir, may parking fee dito. Ang barangay po ito, kanya. Sige, bigyan mo ako ng resibo mamaya, ha? Hindi po mamaya, sir. Ngayon na po. Magkano ang babayaran po? Yung ano yan, side street lang yan, partner, ha? Oo. 50 pesos. Oo. Oh, usually talaga ganyan ang singil. 50 pesos. Pare, nung hinahanap ako ng resibo, sabi niya, sir, nandito naman nung kami. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi pa ano yung sakyan mo. Hindi ka na maka-atras, pare. Oo. Baka umatras ka, hindi ka nagbayad. Halimbawa, nagalit ka. Baka bayari yung gulong mo. Yan. O kung hindi, kaya, kung hindi naman eh. Mag-gasgasan ka. Oo. Guhitan. So, kumikita lang ako ng mata ko. Oo. At binigay ko yung 50 pesos. Mabayad ko sana sa loob ng LTO yun eh. Pero, this is what is happening sana, in Manila today. Eh di sana, hindi ka nag-exam kung nagbigay ka ng 50 pesos. Eh, magbibigay sana, pero nakita ko yung karatula doon sa loob ng LPO eh. Ah, na ano? No fixture allowed. Eh, sabi lang nila yun. Eh, wala nga naman fixture talaga doon. Pero alam mo, partner, ang nakita ko doon, wala nga sa loob. Pero, yung mga fixture nasa labas. Oo, nasa loob. May fixture pa rin. Nasa loob. Ito pa isa, binigyan ako ng exam. Akala ko, pati hindi lang yung exam sa written, ha? Oo. Exam, kasi... Driving. Driving, oo. Kasi kapag ka, ito, papaliwanag ko lang, partner, ha? Kapag ka nag-expire yung lisensya mo, ha? Kailangan, nag-renew ka, bukod sa may penalty ka na, may papatong na penalty. Pagkatapos, mag-exam ka pa, actual driving. Yes. So, ito na. Diba? Yung pala sinasabi mo, hindi written examination. Merong written okay. At actual driving. Ah, okay. So, wala dalawa. Na, wala naman problema sa akin. Wala. Alam ko naman. Wala nang corruption. Oo. Sa loob. Ito ngayon, partner. Ha? 250. Di mag-exam, mag-ano na ako. Actual driving. Actual? I have to pay 250 pesos. Oh, tama. Oh. Para doon sa actual driving. Sapagkat wala pong sariling sasakyan ang LTO at saka, hindi ko rin dala. At saka... Yung pala, meron silang private vehicle yan. Na ginagamit. Kaya babayaran mo yan ng 250 for driving 1 minute or 2 minutes. At saka, hindi mo na kailangang sumampa sa manibela para test driving ka pa. Ganon yung partner. Yung 250 mo, sapat na dun sa pinagbigyan mo at hindi ka nasasampa ng manibela. Alam mo ba yun? Hindi. Kunwari lang yun. Ikaw ba nag-drive talaga? Atras abante? Nag-drive pa rin ako. Pero nag-drive pa ako ng 250. Pero bumagsak ka nun. Pero yung ano, yung resibo ng 250. Barangay din. Yung ano, yung peke. Anang lang buhay na ito. Sabi nila, wala nang corruption sa loob. Ito, talagang corruption yun eh. Bakit gagamit ka ng pribadong sasakyan? Kanina tanghali, partner. Ito ang nga sinasabi ko. Doon sa program ko kanina, 11 to 1. Kayo ba naniniwala na dito sa administration ni Pangulong Duterte, matindi yung kampanya versus corruption? Sabi ko. Yun ang tanong ko. Alam mo, ang sagot lang dito, partner, di baling masangkot ka, gumawa ka ng katiwalian, katarantaduhan sa opisina mo, huwag ka lang magpapahuli.
Ah, di ba? Kasi talaga, partner. Oo, sa customs na lang. Sabi ko, huwag ka na lumayo. Di ba? Sa Bureau of Customs. Oo. Matindi dyan. Asus. Matindi. Maglakad ka ng papel mo. Meron kang shipment. Sumama ka lang sa isang broker. Huwag ka na maglakad ng papel mo. Sumama ka sa isang broker. Yung mga mesang pupuntahan niya, meron ng kumbaga nakabukod na, huwag na yung envelope, huwag na. May nakabukod ng tigi 100 o 500 piso diyan. 'Di ba? Hindi lang 'yan, partner. Oh, hindi. Doon na lang sa kahit sabihin mo pang 20 pesos ibibigay, ibig sabihin corruption pa rin 'yan eh. 'Di ba? hindi sa loob mismo. Kaya medyo tumaas ang presyo ng corruption niya, partner eh. Alam mo bakit? Oo. Dati-dati, iniiwanan lang sa drawer. Yung pera. Nilalaglag pero lang. Hindi na po pwede yun. Nilalaglag lang. Kailangan pumunta sila sa restaurant. Kasi... At hindi lang ang pagkaraniwang restaurant. Oo. Sa Manila Hotel. Oo. Kaya sa Diamond Hotel. Dahil dun sa may... sa mga camera. Sa mga camera kasi. Alam yung buhay na ito. Nako, tatamin. Napakabilis ng oras natin ha. Bukas. Oo, bakit ganun? Pigilan mo naman. Oo nga eh. Dapat nga, ano eh. Hindi, nakatingin na sa akin si Dragonesa, mahirap na. Ganon? Ismailan mo na lang siya, ha? Ismail kay Dragonesa, magandang gabi po. Ito muna. From Aldrin, Enerlan Licaros Idol, maraming nanonood sa iyo dito sa Jeddah KSA. Mga kasamaan ko sa pest control, mga Terminix boys. Pasahan mo ng pasahan, share mo nga ito. Itong Aldrin, i-share mo itong video na kuha mo. Share mo sa mga kasama mo. Sa ganun, lumawak. Ayan. Ah, diba? Siyempre. Ayan. Ito mga mga viewers natin tatabihan sa labas ng bansa ito. Sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Jeddah. Ay, sa lahat ng mga Arabong Pilipino. mga... Ay, babalik na kayo sa Pilipinas. Malapit na raw. Si Aldrin babalik sa June di sa Pilipinas. Meron daw siyang mayuwing... ano ba yung prutas nun? Dates. Dates. Baka mamaya, ang iuwi ng prutas ay durian pa. Galing daw. Galing daw, Padre. Magpapaalam na ako. Paalam ka na. Parang hindi mo yata ramdam yung oras dyan eh. Oo, bukas o. Magkita-kita po tayo muli. Hindi ko alam kung saan. Depende ho sa araw. Pero bago kayo mag-alala. Naman po ang aking partner, si Tony Tabat. Sana bukas umulan para dumating si Tata Ben. Kasi pagka umulan ito, hindi naman siya gremlins eh. Ah? Talagang ito, anak yelo ito kaya ayaw matunaw. Again, bukas po. Tony, thank you very much. Okay, thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much, Tata Ben, Mr. Ben Paibon. Ang nakasama po natin sa loob ng one and a half hour sa palatuntunang sabay-sabayan dito po sa DZME 1530. Susunod ka agad ng palatuntunang iChismis. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Sa pangalan po ni Joe Mariano, ang ating kasama mula sa production department. Sa pangalan din ng ating mga kasamaan mula sa News and Information Center ng DZME, si Gerald Olino, ang ating kasama sa Multimedia Graphics, ang ating IT expert. At siyempre ho, ang ating OJT from PUP, Kenneth Mangi. Okay. Si Engineer Joey Nunag sa Engineering Department. Ito po naman ang inyong lingkod, Tony Tabat, sa pangalan din ng ating mga radio reporters sa labas na ating impilan. Hanggang bukas muli from 4:30 to 6 o'clock. Isa pang edisyon ng palatuntunang Sabay-Sabayan DZME 1530. Maraming salamat po. Jose Gina po. Bye-bye.
Narito ang hilera ng mga programang kaabang-abang pakinggan sa Radyo DZME 1530 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, pakinggan si Mike Abe sa Gising na, Bangon na, Pilipinas! Gising na, Bangon na, Pilipinas! Isang oras na pagtalakay sa napapanong